Lumaking kinukutya at pinagtatawanan, tila ba itinakwil ng mapanghusgang lipunan. Halos sumuko na sa buhay dahil sa pang-alipustang naranasan sa malupit na mundong ginagalawan. Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Paano makakabangon si Belinda sa putik na kanyang kinasadlakan? Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog ng mga video sa mga susunod na araw, mga pare koy. Kung handa na kayo, umpisan na natin in 3, 2, 1. Ang buhay ni Belinda ay produkto ng malupit na pagkakataon at mapanghusgang lipunan. Bata pa lang si Belinda nang magpa siyang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang ina na isang sales lady sa isang department store. Mula noong iniwan sila ng kanyang ama upang sumama sa isang mayamang babae, ay tuluyan na silang nawalan ng balita mula dito at maging ang pagiging isang ama kay Belinda ay tinuldukan na rin nito ng kanyang ama. Mag-isang itinaguyod si Belinda ng kanyang ina simulat sa Paul. Subalit, nagbago ang lahat noong makakilala ng bagong pag-ibig ang nanay ni Belinda at kalaunan ay nakabuo na rin sila ng sariling pamilya. Nakaramdam ng pangungulila at pagkauhaw sa atensyon si Belinda. Kaya naman ang pagkain ng madami ang naging paraan niya upang panandali ang mapawi ang mga hinanakit na pilit niyang kinimkim mula pa sa kanyang pagkabata. Ngunit ang kanyang pagiging mataba mula pagkabata ay siya namang naging dahilan upang ito ay gawing katatawanan ng mga tao sa kanyang paligid. Baboy, litsyon, elepante, lumba-lumba, patay gutom. Lahat ng kaya mong isiping pang-iinsulto at pangmamaliit ay naranasan at narinig na ni Belinda. Mag-isang hinarap ni Belinda ang lahat ng ito. Walang nagnais na ito ay maging kaibigan. Maging ang kanyang ina ay nabaling lang ang atensyon sa bago nitong pamilya. Nagsikap makapagtapos sa pag-aaral si Belinda. Naging matatag ito sa kabila ng lahat ng hamon sa buhay na mag-isa niyang hinarap at napagtagumpayan. Iba't ibang trabaho ang kanyang pinasukan habang ito ay nag-aaral sa kolehiyo upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na gastos sa pagpasok niya sa eskwela. Ang pagkakaroon ni Belinda ng likas na talino ay nagbigay sa kanya ng oportunidad upang maging scholar sa isang universidad at ito ang naging napakalaking susi upang ito ay makapagtapos ng pag-aaral with high honors. Hindi naglaon ay nagkaroon si Belinda ng maayos na trabaho sa isang malaking kumpanya. Subalit, kahit anong gawing pakikipagkaibigan nito sa mga katrabaho, ay sadyang nilalayuan siya ng mga tao. E ano naman kung cum laude yan? Baboy naman! Tsaka ang baduy niya no, nakakadiri ang itsura niya. Baka nga peke pa ang pagiging cum laude eh. Nagbayad siguro ng malaki sa eskwelahan niya. Huwag ko lang siyang makikitang kumakain ng mansanas ha. Baka mamatay talaga ako sa kakatawa. Sambit ng mga grupo ng empleyado habang nagtatawanan na halatang sinadyang iparinig kay Belinda ang usapan upang ito ay pasakitan. Isang gabi ay sinubok ang matatag na kalooban ni Belinda. Total, wala namang nagmamahal sa akin. Lahat sila ay walang pakialam sa nararamdaman ko. Magiging masaya na siguro sila pag nawala na ako sa mundong ito. Naghihinagpis na banggit ni Belinda sa sarili habang nakaharap sa salamin. Walang humpay na pagluha dahil sa labis na sakit at pagdurusang bumabalot sa pagkatao ni Belinda sa oras na iyon.
Ngunit makalipas ang ilang oras ay nabuhayan muli ng loob si Belinda nang maisipan itong buksan ang kanyang cellphone. Love yourself, love your body, be healthy, be fit. Ito ang mga katagang bumungad kay Belinda nang buksan niya ang kanyang social media account. Isa pala itong promotional advertisement ng bagong bukas na gym na may kalayuan sa kanyang opisina. Dahil dito ay naisipan ni Belinda na bigyan pa ng isang pagkakataon ang kanyang sariling buhay. Kinabukasan matapos ang trabaho sa opisina ay agad nagtungo si Belinda sa bagong bukas na gym na kanyang nakita sa social media. Isang matamlay at walang kabuhay-buhay na matabang babae ang bumungad sa reception area ng naturang gym. Agad itong inalalayan ng receptionist hanggang makapag-sign up si Belinda ng membership dito. Sa wakas ay muling bumalik ang sigla ng kaisipan at pagkatao ni Belinda ng oras na iyon. Isang gwapong lalaki na mayroong matikas at bruskong pangangatawan ang gym instructor ni Belinda, si Lucas. Si Belinda, bagamat siya ay mataba, ito naman ay nagtataglay ng malaanghel na mukha at magaan na personalidad. Tila nagmistulang istatwa si Lucas ng kanyang masilayan ang isang napakataba, ngunit malaanghel na dalaga. Hello, baka po pwedeng gumalaw kayo sir. Papayatin nyo lang ako, okay na ako. Pabirong wika ni Belinda sa tulalang si Lucas. Ah, sorry miss, natulala ako sa anghel na nasilayan ko. Anghel sa lupa. Pabiro at pakilig ding sagot ni Lucas at sabay na nagtawanan ang dalawa. Umuwi si Belinda na may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit nang siya ay mahiga sa kama, ay biglang tumulo ang kanyang mga luha. Tanggap ni Belinda sa kanyang sarili na malabong may magmahal sa kanya, lalo pa na isang kagaya ni Lucas na malaartista ang itsura. Batid ni Belinda sa kanyang sarili na si Lucas ay isa lamang pangarap na kahit kailan ay hinding-hindi matutupad. Sa paglipas ng buwan ay naging malapit sa isa't isa si Belinda at Lucas at unti-unti ding nabawasan ang kanyang timbang. Sa panahong ito ay lalong lumabas ang angking ganda ng matabang dalaga. Hanggang sa isang araw, mula sa pintuan ng CR ng gym, ay palihim na pinagmamasdan ni Lucas ang noon ay nagpapahingang si Belinda. Nahulog na ata ako ah. Mahal ko na ata ang babaeng ito. Maikling sambit ni Lucas sa kanyang sarili habang umiiling at napapangiti ang kanyang mga labi. Walang kaalam-alam ang dalawa sa lihim nilang pagtingin sa isa't isa. Sa kalagitnaan naman ng kanyang pagpapapayat, ay nagpaalam si Belinda sa kanyang opisina upang mag-leave muna siya sa trabaho na agad namang inaprubahan. Lumipas ang panahon at naging puspusan ang balik alindog program ni Lucas para kay Belinda. Hanggang sa isang napakalaking pagbabago ang nangyari sa buhay ni Belinda na gumulantang at yumanig hindi lamang sa kanyang mundo ngunit maging sa mundo ng mga tao sa kanyang paligid. Pagpasok ni Belinda sa gym ng araw na iyon ay napakadilim ng paligid, tahimik at walang katao-tao. Hindi na malayan ni Belinda ang pagbuhos ng luha sa kanyang mga mata. Napatigil ito sa kanyang kinatatayuan. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib na tila ba ito ay mauubusan na ng hangin sa katawan. Dahil sa hindi inaasahang pangyayaring kanyang nasaksihan. Sa isang malaking TV screen sa reception area ay pinapalabas ang video ni Belinda. Walang kamalay-malay ang matabang dalaga na ngayon ay ganap ng sexy lady. Napalihim pala siyang ginawan ng documentary ni Lucas. Lihim pala nilang nilagyan ng kamera ang bawat sulok ng gym upang makuhanan at maidocument ang journey
at transformation ni Belinda mula sa pagiging badoy na matabang babae to sexy, hot, fashionista chick na pang FHM ang datingan. Lingid sa kaalaman ni Belinda, bukod sa pagiging gym instructor nito, si Lucas pala ay siya ding nagmamay-ari ng naturang gym. Sinadya nitong hindi ipaalam kay Belinda ang patungkol sa video upang maging natural ang kalalabasan nito. Noong natapos na ang video ay biglang nagliwanag ang buong gym at nagsipaglabasan na ang lahat ng staff at mga nag-workout doon. Masayang yakap at pagbati ang kanilang ibinigay sa noon ay gulat at humahagulhol sa tuwa na si Belinda. Kinausap siya ni Lucas at tinanong kung payag ba siyang gamitin ang video sa commercial at presentation na kanilang gagawin. Bukod dito ay si Belinda din ang kukunin nila para maging brand ambassador ng gym at maging ng slimming supplement na produkto din ng kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Lucas. Agad na pumayag si Belinda sa alok ni Lucas. Bagamat hindi pa rin makapaniwala sa pangyayari, ay labis-labis naman ang tuwa at galak na nadarama ni Belinda sa oras na iyon. Bigla itong napayakap kay Lucas upang ihatid ang walang humpay na pasasalamat. Hindi na napigilan pa ni Lucas ang kanyang sarili. Hinalikan niya sa pisngi si Belinda sabay sabing, "I love you." Nagsigawan sa tuwa ang mga tao sa loob ng gym habang si Belinda naman ay napatigil at hindi alam ang gagawin sa labis nitong pagkagulat sa sinabi ng matipunong binata. Para itong nabuhusan ng malamig na tubig at tila nalunok nito ang kanyang dila dahil hindi alam ni Belinda ang kanyang isasagot kay Lucas. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang video nito, huwag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!